Yo! Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito, mga kaibigan. Jan Pins Regachuelo nga po pala sa inyong harapan para sa mga bago pa lang na napadpad sa channel na ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung signs na inggit sa'yo ang isang tao o signs na may inggit sa'yo ang isang tao. Lahat naman tayo may kanya-kanyang inggit na nararamdaman sa katawan natin, di ba? Yung iba naiinggit dahil nai-inspired sa ginagawa ng isang tao. Yung iba naman naiinggit sa paraang nagagalit siya, naiinis siya, kapag merong nakukuha o na-achieve ang isang tao. Yung iba naman, naiinggit dahil nasasapawan. So, alin kaya tayo dun? Alin ka dun? Lahat tayo may kanya-kanyang inggit na nararamdaman sa katawan natin, pero hindi pare-pareho. Positive na inggit ay kapag nai-inspired ka sa ginagawa ng isang tao. Negative na inggit naman ay yung naiinis ka kasi merong na-achieve o nakukuha yung isang tao. At naiinis ka dahil meron siyang kayang patunayan. So, dito sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay yung negative na inggit. Signs na may inggit sa'yo ang isang tao sa channel na ito. Nag-a-upload ako ng mga content about personality development, kung paano mo mai-improve yung sarili mo. At gumagawa rin ako ng mga content about sa behavior, kung paano natin mai-improve yung behavior natin. So, kung gusto mo ng mga ganitong klase ng content, make sure mag-subscribe ka na at hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga videos na mai-upload pa. Like mo na rin itong video na ito bago tayo magsimula. Okay, simulan na natin. Isa sa mga sign na may inggit sa'yo ang isang tao ay kapag bigla ka na lang niyang hindi kinausap. Alam nyo kasi, yung mga taong naiinggit sa atin, naiinis sila kapag naririnig nila yung boses natin. So, kung naiinis sila o nagagalit sila kapag naririnig nila yung boses natin, paano pa kaya kapag kinausap nila tayo? So, mas mabuti pang wag na lang nila tayong kausapin. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, di ba, ang inggit na pag-uusapan natin dito ay yung negative na inggit. Inggit na may halong galit. So, kakausapin ka ba ng taong may galit sa'yo? Siyempre, hindi, di ba? Kaya kapag dumating sa punto na bigla ka na lang hindi kinausap ng isang tao, isa yan sa mga sign na may inggit siya sa'yo. Pero disclaimer lang ah, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, inggit talaga yung reason kung bakit hindi ka na kinausap ng isang tao. Kung hindi ka na kinausap ng isang tao, isa sa mga reason ay dahil meron kang maling ginawa sa kanya. Meron kang nagawa sa kanya na kung saan nasaktan mo siya, pwede yon. Pero lagi nyong tatandaan na isa sa mga sign na may inggit sa iyo ang isang tao kapag hindi ka na niya kinausap. Next sign na may inggit sa iyo ang isang tao, ito ay kapag palagi kanyang pinupuna. Nararamdaman niyo ba yung pakiramdam na ganun? Yung tipong wala ka nang ginagawang tama para sa kanya, lahat na lang ng kinikilos mo mali. Alam nyo kasi, yung mga taong naiinggit sa atin, gusto nila sila lang yung magaling, sila lang yung mahusay, sila lang yung mataas, sila lang yung napapansin. Ayaw nilang nasasapawan sila, kaya ang ginagawa nila, lagi nilang pinupuna yung ginagawa natin. Kapag pinuna kasi tayo ng isang tao, lalong-lalo na kapag meron tayong ginawa na hindi maganda, goods yun, okay yun. Pero kung yung isang tao, lagi na lang niya tayong pinupuna, pinupuna tayo ng pinupuna, yung tipong wala na tayong ginagawang maganda para sa kanya, pero para sa ibang tao, goods naman yung ginagawa natin, isa yan sa mga sign na maingit talaga yung isang tao. At isa pa, yung way ng pagpuna nila sa'yo, may halong panghuhusga. Tumatakbo kasi sa isip nila na kapag nagalit itong taong to sa pagkorek ko sa kanya, mahina tong taong to. Pero kung itong taong to nagpasalamat sa akin, aba, matalino siya. Ganun yung tumatakbo sa isip nila. At hindi nila nakikita na hindi tama yung way ng pag-correct nila sa'yo. Madalas yung pagpuna nila sa atin ay hindi para itama tayo, kundi para ipamukha talaga na mali yung ginagawa natin. Next sign na may inggit sa'yo ang isang tao, ito ay kapag gusto niya na palaging updated sa buhay mo. Yung mga tao kasi may inggit sa atin, gusto nilang malaman kung ano ba yung mga problema natin, yung mga struggles natin sa buhay, gusto nilang malaman kung nag-fail ba tayo sa goal natin, at masaya sila kapag meron silang nalalaman na ganun. Sila yung mga taong feeling concerned, pero ang totoo, nakikichismis lang pala. Kaya mag-ingat kayo sa mga taong pagsasabihan nyo ng mga problems nyo o ng struggles nyo sa buhay. Dahil hindi lahat ng taong nakikinig sa inyo concerned. Dahil yung iba may inggit sa'yo. Next sign na may inggit sa'yo ang isang tao. Hindi siya masaya kapag nalaman niyang meron kang magandang bagay na gustong gawin para sa sarili mo. Maipapakita niya naman na hindi talaga siya masaya eh. Kahit hindi niya sinasadyang maipakita sa'yo. Halimbawa, nakwento mo sa kanya na gusto mong mag-apply sa ganitong trabaho. Tapos ang reaction niya, mag-iiba. Sasabihin niya, good luck. Yung parang ganun, parang hindi siya masaya. Hindi naman eksaktong ganun yung reaction niya.
Pero parang ganun, minsan ipaparamdam o sasabihin mismo sa'yo ng isang tao na hindi mo kaya, may hirapan ka, imposible yan. Kaya nila ipaparamdam at sasabihin yun dahil ayaw nila o hindi sila masaya kapag meron kang gustong gawin. Kaya nga ako kapag sinasabihan ako ng ibang tao na mahirap yan, hindi mo yan kaya, magfe-fail ka lang, sinasabi ko na lang sa kanya, eh ano naman, hindi naman ikaw ang mahihirapan ha, ako naman ha. Mindset ba? Mindset. Next sign na may inggit sa iyo ang isang tao. Ito ay kapag masaya siya sa mga problems mo o sa mga struggles mo sa buhay. Nasabi ko na to sa inyo kanina pero isa ito sa mga sign na may inggit talaga sa inyo ang isang tao. So paano natin malalaman na hindi masaya ang isang tao kapag meron tayong problema? Ganito, pwedeng meron tayong kakilala na sasabihin niya sa atin na ganun nga siya. Pwedeng sa social media din. Kasi yung mga tao sa paligid natin, hindi naman natin madalas silang kasama, di ba? Minsan, nagiging updated lang tayo sa pinaggagawa nila dahil sa social media. So, sa social media, malalaman mo na hindi siya masaya kapag meron kang problema. Ito ay kapag nag-share ka ng problema at natuwa siya. Kasi sa social media, nag-share tayo ng mga problema natin, di ba? Hindi para makakuha ng simpatya sa ibang tao, kundi para maging aware din sila. Para naman hindi na mangyari sa kanila kung ano yung nangyari sa atin. So kapag ang isang tao natuwa or nag-react ng funny reaction kagaya ng ganito, it means masaya siya na pinagdaanan natin yun. It means masaya siya na meron tayong problema. Isa yan sa mga sign na may inggit sila sa atin. Kasi kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, yung mga taong inggit sa atin, masaya sila kapag nalaman nila na meron tayong pinagdadaanan. Next sign na may inggit sa iyo ang isang tao, hindi siya masaya kapag meron kang na-achieve o nakukuhang blessings. Kasi nga, may inggit siya sa'yo eh, so paano siya magiging masaya? At dito darating sa punto na sisiraan ka na niya sa ibang tao para naman pumangit yung image mo. At yun yung tinatawag nating club mentality na nasa taong may inggit sa atin. So paano natin malalaman na hindi siya masaya kapag meron tayong na-achieve o nakukuhang blessings? Ito ay kapag kinuwento natin sa kanya, pero hindi siya proud. Hindi siya masaya. Nakasimangot siya, parang wala siyang pakialam. Parang ang reaction niya lang ay, okay, nakuha mo yan, nagawa mo yan, pero wala naman akong pake. Parang ganun, mararamdaman mo naman yan eh. So ang tanong, paano natin sila may iwasan? Ganito, mas mabuti pa na maging humble na lang tayo sa lahat ng oras. Yung tipong kapag meron tayong na-achieve, meron tayong nakuhang blessings, mas mabuti pang manahimik na lang tayo. At hindi naman kasi natin kailangang ipangalandakan yan sa iba. At isa pa para maiwasan natin yung mga inggit na tao, ay huwag na lang natin silang pansinin. Kasi kung naiinggit sila sa atin, problema na nila yon. Alam nga namang istresin mo pa yung sarili mo sa kanila, yung saya-saya ng buhay mo, di ba? At yun yung mga signs na may inggit sa'yo ang isang tao. Kanina nabanggit natin yung dalawang uri ng inggit, di ba? So kung gusto mong malaman pa yung iba't ibang uri ng inggit, pwede mong panoorin itong video na ito.